shout out. Shout out po. Mga MTV biker, shout out. Brother Bear, shout out. Brother Joel, mga Mini Bello. Brother Joel. Mini Bello mga Golden biker. Lion Bikers, shout out. All right. Alright mga kapadyak, ngayon mga kapadyak, nandito na naman uli ako. Nandito pa rin ako ngayon kay JSB dahil nag-repricing sila ng presyo ng mga carbon road bike at mga alloy road bike nila mga kapadyak. Ngayon, pumili ako ng tatlong pinakamura sa mga bisikleta nilang binibenta at nagbaba sila ng presyo, di ba? So pumili ako ng pinakamura nilang road bike. Isang carbon na road bike, tapos isang MTB na carbon, saka isang road bike na alloy. So ngayon mga kapadyak, sa yan ang napili ko dahil sila yung pinakamura. So ngayon mga kapadyak, salamahan niyo ako, sisilipin natin. Baka afford niyo na yung mga inaabangan niyo yung mga bike na yan. So ngayon, silipin natin dahil bumaba na nga. Binago nila yung mga presyo nila, binaba nila. Totoo 'yun mga kapadyak, totoo. Binaba nila. Nga. So ngayon mga kapadyak, silipin na natin, baka inaabangan niyo yan. So baka yung presyo niyan ay kayang-kaya nyo na. So ngayon mga kapadyak, alin ba yung unahin natin dyan? Si Olmo, si MTB o si Merida? Unahin muna natin si Merida, si Olmo. Si Olmo na, si Putey muna. Si Putey muna unahin natin. Ayan oh, ganda naman ito. Ba, ikot-ikutan muna natin si Olmo. Ayan oh, sa pagmalayo ka mga kapadyak, ayan yung forma ni Olmo na road bike, no? Ayan oh, si Olmo course ba. Ayan naman si MTB na Scott. Ayan yung appearance niya pagmalayo, 'di ba? Ayan siya. So, ayan si Merida. Si Merida alloy 'yan, pero maganda. Ayan oh, alloy 'yan pero maganda 'yan mga kapadyak. So ngayon, yun ang unahin natin mamaya si Olmo course ba. Dahil yung yung si Puti, ayun yung pinanapili kong pinakamura kasi. So ngayon, dati kasi napakamahal niyan. So ngayon, silipin natin, samahan niyo ako mga kapadyak ha. Okay. Simulan muna natin dito kay Olmo course ba. So eto mga kapadyak, carbon 'yan, ano? Paulit-ulit. Kanina pa ako sabi ng carbon, carbon nga eh. Ayan, ang drop seat nga pala niyan mga kapadyak ay Shimano Tiagra. Ayun, Shimano Tiagra na 10 speed 'yan. Ngayon mga kapadyak, ang mga nakakakabit diyan na Shimano Tiagra na drop seat ay mga bago. So hindi siya second hand. Brand new po yung kinabit nila diyan. Pero hindi lahat brand new 'yan, siyempre. Ito yung STI niya, Shimano Tiagra brand new 'yan na naka 2x10 speed. So ito yung ang handlebar niya, itong handlebar nga pala, yung drop bar niya mga kapadyak, carbon, no? Carbon siya. Ang stem nito FSA. Yan, no? Ayun yung carbon niya. Carbon niya, yung stem niya. FSA niya mga kapadyak. Dito sa spacer niya, ang nakalagay dito sa taas na head cap niya is Merida. Pero yung spacer niya mismo carbon din. Ito yung alloy. Ito, NSS ang nakalagay na headset dito, no? So ayun mga kapadyak, ang nakalagay dito sa yung kable dito, red and black. So ewan ko lang bakit hindi pantay ang kulay na nilagay, hindi na lang pareho black, di ba? So kinwestiyon ko pa, bakit ako nakikialam pala. Ayun mga kapadyak, ito yung caliper niya, Shimano Tiagra, brand new pa yan. Ito may pwede siyang ilako. Pag nakaganyan, nakalak. Pag yan, hindi siya nakalak. So, ang fork nito, Olmo brand din na carbon. Tapos ito mga kapadyak, na quick release na Res X Lite yung hub nito na bone trigger, di ba? Ito naman yung spoke niya. Yung spoke niya stainless, yung na aero spoke, yung malalapad. So ang nakakabit dito na spoke niya, kakaunti lang pero malalaki. So bilangin natin mga kapadyak para sigurado. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 spokes lang ang nakalagay dito na ano na spokes sa rim na to. Ang gulong nga pala nito, mga kapadyak, ay 700 by 23C na ano yung brand? Puson. Ayan o, Puson. Medyo nabura na yung pintura ng ano ng gulong ah. Ang rim nga pala nito ay Bone Trigger, no? Bone Trigger. Ayan. Bone Trigger. Ayan, Bone Trigger. Paulit-ulit kanina pa ako ah. Ayun, dito sa down tube niya, mga kapadyak, dito dumaan yung papunta sa shifter. Sa front derailleur niya nandito sa kabila, ang sa rear derailleur niya dito sa kabilang banda rin. Ayan mga kapadyak, so ang FD nga siyempre Shimano Tiagra ang FD nito. Ayan o, ang clutch pedal nga pala nito is BB. Ayan o, BB sana. So tingnan natin kung pareho. O yun, pares naman siya, pareho kabilaan, kaliwa kanan, pareho naman ang ginamit na pedals dito. So kagandahan nito, brand new yung ano, Shimano Tiagra na group seat niya. Yung crank nito, yun o, makinis pa, bago talaga siya. Halatang banyo talaga siya. So ang BB nito bago din. Ayan o, kasama na rin yan. Siyempre isang set na yan. Pag binili, bumili ka nito, isa ng crank niya, set na yan. So ang kadena nito, ang kadena nakakabit dito, ano nakalagay dito? Wala akong nakita kung anong brand, no? Shimano Atin Speed na KMC, sorry. KMC brand nga pala yung ano kadena na kinabit dito, mga kapadyak, ano? Ito, dalawa na yung lagay ng battle cage. Sabi nga ni Idol Subiit, ang isa sa ulam, ang isa sa kanin or sa tubig kanin. Ayun, ulam kanin. shoutout nga pala. Wala, nanonood lang. Nanonood lang ako ng ano ng vlog ni Idol Subiit. Shoutout sa iyo Idol. Shoutout din kay ano kay Idol Gun Vlog. Tapos si ano din si BSB Mematok. Siyempre si Korikong TV. Ayan mga ganyan. Tireless Vlogger. Si Idotropics. Yan, Idotropics. Sa mga nakalimutan ko, next vlog naman. Ayan, dami ko nang daldal. Ayun, nawala, sorry. Ito yung sa likuran niya. Mga kapadyak, ano, pinaikot ko. Maikay naman, ayun o. Naririnig ba? Yeah, tunog mayaman naman siya. Tapos, pang ano talaga, pang malakasan talaga yung cogs nito. Medyo may kaliitan, kumbaga cute. So medyo mabigat siguro ito padyakan, may kabigatan to. Pero pag naka buwelo na yun, mabilis na. So ayun, sa dito sa seat clamp niya nga pala is dalawa na yung ano niya, yung tornilyo nakalagay dito, alloy. Pero itong ano niya, yung seat post niya, ano to, Cannondale, Sito Cannondale na carbon. Ayun no. Ang ano naman ito, ang saddle Stratos, yan, Stratos. Olmo course ba, mga kapadyak. So, ayan yung review ko dito. Hindi naman ganun ka komplikado yung ano ko, kasi hindi naman tayo magaling, mga kapadyak. Ano? Olmo course ba, ang presyo nga pala nito, alam nyo, dati mga kapadyak na 100,000 ito. So, ngayon, ito, hindi to pa ngayong ano, pinatungan lang. Ito yung ngayon, binaba nila, binago nila ang presyo nila. 65,000 na lang ito mga kapadyak. So para sa akin mga kapadyak, sa tingin ko sa ano na to, mga road bike na to, nung una pa nakikita ko na to, so nagagandaan ako sa bike na to kasi ano siya talaga, makinis talaga, maganda pa yung frame niya, yung rim na ginamit. So bago pa yung ano niya. So okay na ito mga kapadyak, para sa akin lang ano, maganda na rin itong Olmo talaga kasi maayos pa talaga. Maayos pa itong bike na to. So ngayon mga kapadyak, ayan si Olmo course ba, 65,000. So saan pa tayo mauna? Dito sa kay ano, eto si MTB na Scott, no? Eto naman si MTB Scott mga kapadyak. Carbon ito mga kapadyak, ano? Paulit-ulit ha. carbon na naka-hydraulic na yan, mga shock yung shock niyan. So eto ang size ng frame niyan nga pala yan ay small. So ngayon mga kapadyak, dito unahin muna natin dito sa taas. Hydro brake nga pala nito mga kapadyak ay Shimano. Tapos Shimano Diore
na naman yung shifter niyan. So yan ay naka 2x na 10 speed, 2x10 speed yan na Shimano Diore ang drop seat niyan, mga kapadyak, ano, naka hydraulic na yan. So ito yung ano, yung handlebar niya, Syncross yung brand. Ang ano naman yung stem, Syncross din, carbon, no, carbon yan, Lodi carbon. Ito naman yung fork niya, may lock, kunyari tiga, patigasan mo siya, ayan, itataas mo lang, oh, ayan, Paul, ayan. Para lang po sa ano, sa mabuo lang yung vlog natin. So, sa mga hindi pa po nakakaalam or ano, ngayon lang po nakakapanood ng ganito. So, ganito mga padyak ha. Pipindutin nyo lang po yung ano, yung ganya, ibaba nyo. Kunyari, gusto mong nakalock siya, ayan, nakalock na siya. So, ibaba mo lang siya. Kung gusto mo naman, ay gusto ko ng medyo malambot, naglalaro yung ano ko, yung shock. Pindutin mo lang to, i-press mo lang to, gaganyan lang siya. Ayun! So, mag-o-open na siya. So, maglalaro na yan siya. Ayan. Maglalaro na siya yan, mahapadyak. Rock shock nga pala ang ano nito, ang shock niya, ano? Ito naman, mahapadyak, pagdating na naman dito sa, ano niya, sa brake rotor niya. Ang brake rotor nito, tingin ko hindi pa naman siya gas-gas, ano? Ha? Ayan. Naka-quick release na nga pala ito. Tapos, ang gulong nito ay Maxxis na ano siya, ha? Tingnan natin kung anong size nito. 27.5 na 2.1. Ayan, o. Oh. Ang gulong na kabit dito. So, small ang frame nito. Ngayon, mga kapadyak, ang kable ng brake preno naman nito, dito dumaan sa ilalim ng down tube niya, no? Ayan, o. Oh. Malinaw ba? Kuha-kuha ba? So, ayan yung size ng frame niya. So ito naman yung ano, yung pagdating naman dito sa crank arm niya, alloy na. Ang ano naman ito, yung pedals ay yung pedals niya pro-made na cell bearing na ang ano nito, ang pedal nito na carbon yung pinakagitna niya, oh, pero alloy siya, ayan, oh. Ayan, nais pa yung umikot 'yan. So ito mga kapadyak, ito naman yung crank niya, naka-halotech na ito na yun nga, ay sorry, Shimano ang ano nito, ang crank nito, naka-2x na halotech na ang ano ito, ang bottom bracket, ayan, no, kitang-kita ba? Ito meron naman siyang chin guard, ang chin guard niya, scat din, pero rubber siya, oh, kapit na kapit talaga. Ito naman si Mano Diore, ang ano niya, ang FD niya. So ang kadena nito Shimano ang kadena nito. Ito naman ay naka 10 speed, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 speed. So ayan, hindi nga lang nalinisan, medyo madungis. Shimano X Diore XT ang derailleur nito. Ayan, oh. Wow. So ngayon 27.5 na Maxxis, Syncross naman ang brand ng ano nito, rim. Ayun, oh. So ang ano nga pala nito, ang seat post nito ay alloy. Ayan, oh. Tapos Syncross din yung saddle. So ang presyo nito dati mga padyak ay 100,000. So ngayon binaba nila, nagrepricing sila, 62,000 na lang. So ito, may lagayan pa siyang battle cage, ano, ito, lagayan ng tubig, walang lagayan ng ulam, tubig lang. Ayan, 62,000 yan mga padyak. So ito na si Merida. So ito na si Merida, no, na road bike. Ito yung pinakamura nilang road bike na alloy. So ngayon mga kapadyak, silipin natin ito. Ako nagagandahan ako sa Merida na to, ano. Kasi bukod na matibay siya, medyo mababa pa yo ang presyo nito. Kaysa dati napakamahal nitong benta nila dito ng ganitong road bike. So ngayon, bago din ang drop seat na nilagay dito nila, no. At Shimano Tiagra din. So kung napapansin mo ba, kay Shimano Tiagra lahat ang nakalagay na mga, halos Shimano Tiagra yung ano, yung mga nilalagay nilang drop seat nila sa mga bike nila, ano. Yun ang talaga kasi ang pinaka ano nila dito, yung Shimano Tiagra.
So medyo mura-mura kasi ang Shimano Tiagra eh. Nakita ko sa ano sa Quiapo, nakita ko 5,000 eh, doon sa Bisikleta Manila. 5,000 yung Shimano Tiagra nila. So ito ngayon mga kapadyak, unahin natin ito ano. Ang drop bar nga pala nito ay Wheelers na carbon lodi. Ayun, carbon lodi ano. Ang stem naman nito may kahabaan. Nasa 120 mm ang stem nito na carbon. Carbon. Ayan, oh. Ayan yung brand niya. So, dito, ang frame nito ay alloy. Tapos, ang papunta sa shifter, sa front derailleur at saka rear derailleur niya, dito sa taas ng down tube dumaan. Ayan, oh. Ewan ko lang bakit walang rubber. Dapat may rubber to. Hindi ko lang alam kung may rubber talaga. Pero dapat may rubber ito, no? Ayan, dalawa din ang lagayan ng battle cage. Ayan. Ang size nga pala ng frame nito, mga kapadyak, ay 47 cm. Ayan, 47 cm. So, para sa akin, sa pinakita kong tatlo dito, ito yung nagustuhan ko kasi mura siya, matibay pa yung frame. Bakit? Kasi alloy siya, no? Ba't ako napunta doon? Dali. Hindi pa nga ako tapos eh. Okay. Ito, gaya ng sinabi ko kanina, brand yung ang sinabi ko kanina na Shimano Tiagra, ang ano nito, na 10-speed na, ano siya, 5236T ang ngipin nito. Ayan, no? Ang ano nga pala nito, ang pedals, clutch pedal nga pala ay Shimano, no? Shimano 105, ayan, no? Okay, magaan, mukhang magaan siya, oh. Okay, Shimano Tiagra yung ano niyan, derailleur niya. Naka 10 speed nga siya, bago pa, mga kapadyak, ayan, no? Ayan, no? Okay, ngayon, mga kapadyak, ang gulong na ginamit dito ay Michelin Power na Endurance 23. So 700 by 23 cc, ayan, mga padyak nakalagay dito ano, Gator Skin ang nakalagay diyan na gulong, yung makinis. So ito mga padyak, ang ano lang dito yung bar tip na ginamit dito ay Ragusa, mga padyak, ano, yung parang ano, carbon siya. So yun ang ginamit siya. Dito sa top tube niya nakalagay parang ano, neon green na mayroong brown and gray. Ayan, no? Maganda naman ang kombinasyon ng kulay. Kaso ito mga dikit-dikit lang ito, kung mapapansin niyo, dikit-dikit ng ano, yung scotch tape ba? So, tanggal-tanggal lang yan. Alcohol lang, tanggal na yan. So, kagandahan nito, meron siyang sticker na UCI. Ayan o, pasado siya. So, meron ako nakita ang ibang mga carbon frame na walang ganito. So, ito si Merida meron. So, ang ano nito, maganda na rin ang BB nito. Ano? Oh, ayan o, maganda na rin ang BB. Tapos, Hindi lang siya tunog mayaman, pero maganda naman yung ikot niya. Tsaka kung napapansin nyo, mga kapadyak, nandito pa yung, hindi pala spag ang ano nito, ang rim. Kasi nandito pa yung pinaka-ano niya, pinaka-reflector. Tsaka makikita mo yung guhit, ayan o, yung guhit niya is makapal pa. Ibig sabihin makapal pa yung rim na to. Tsaka litaw na litaw pa siya sa pinaka-ano ng gulong, oh. Ayan o. Ewan ko lang kung nakikita sa camera ko. Ayun mga kapadyak, ha. 47 cm nga pala yan mga kapadyak, si Merida. So ayun mga kapadyak, yung pumili ako ng tatlong pinakamurang road bike at MTB na mga available dito kay GSB ngayon. Ay ito nga pala mga kapadyak, si AC90 nga pala, Evo yung saddle nito. Ayun, no? Ang ano nito ay alloy na. Alloy pa rin yung ano niya, yung seat post. Ang saddle niya is bago pa, mga kapadyak. Ayan. Ang presyo nga pala nito, mga kapadyak, ay 45,000. So, ang alam ko dati, 62 para mga ganyan. So, binaba nila yan. So, ganyan yung presyo ni GSB ngayon sa bagong presyo nila. So, ayan mga kapadyak, malaki yung binaba ng mga carbon road bike nila. So,
Ayan mga pa-Jack, yan ang pinakita ko sa inyo. Pag ano, meron pa pong ibang mga road bike dito mga pa-Jack na bumaba talaga, bumaba. So ito lang yung tatlong na update ko kasi medyo marami sa loob. So masyadong mahaba ang video. Kaya ito lang, pumili ako ng pinakamurang road bike tsaka MTB sa kanila. Okay mga pa-Jack, maraming salamat. Medyo mahaba-haba yung video na ginawa ko. Salamat at sa nakarating dito sa dulo, maraming salamat. Thank you. Bye-bye. See you next vlog.